Mababa po ako. Hindi. Hindi pwede, Gustavito. Bakit po hindi? Halika, tara, maglaro tayo. Pumili ka ng isa. Alin dito? Ay, Ma'am Magnolia. Nasaan ang anak ko? Ma'am, pakiusap. Umalis na kayo. Ay, gusto ko siyang makita, Yaya. Napag-usapan na namin ito ni Rodolfo na pwede ko makita ang bata. Nakailang punta na ako dito pero ganito pa rin. Ma'am, pakiusap. Huwag niyo nang ipilit. Sa ngayon, ayaw pa talaga ni Sir Rodolfo na magkita kayo. Kung babalik ka uli, mapapahamak lang yung bata. Darating din ang araw, Ma'am Magnolia. Anong malay niyo, baka biglang magbago ang isip niya. Pero kailan pa yun? Ilang buwan o taon? Ang tagal mo ring naghintay para makita ang ibang anak mo, hindi ba? Pasensya na talaga, Ma'am, pero para naman ito kay Gustavito. Hindi niya pinalalabas ng kwarto yung bata. May nagbabantay sa bata mula umaga hanggang gabi para hindi mo makita si Gustavo. Nagbanta na si Sir Rodolfo. Anong sinabi niya? Kung ipipilit mo raw na makita si Gustavo, dadalhin daw niya ito sa boarding school para hindi mo na makita ito kahit kailan. Huwag naman. Makinig ka sa akin, Ma'am Magnolia. Kailangan tiisin mo muna ito. Mas mabuting maghintay ka na lang kaysa mapahamak si Gustavito. Sige, Yaya. Sige. Tama ka. Ihalik mo na lang ako sa kanya. Pakisabi na mahal ko siya at palagi ko siyang iniisip. Babalik din ako agad. Hintayin niya ako at mahalin pa rin niya ako. At huwag na huwag niya akong kalilimutan. Sige, Ma'am Magnolia. Sige. Umalis na kayo. Ako nang bahala rito, Ma'am. Baka maabutan pa kayo ni Sir Rodolfo. Paalam, Yaya. Paalam. Alagaan niyo siya mabuti. Mangako kay Yaya, ha? Opo. Bagay ba sa akin? Ang ganda-ganda mo, mahal ko. Hala, ang laki-laki na pala talaga ng tiyan ko, mahal ko. Maluwag na nga itong sinusuot kong damit eh. Ay, mahal ko. Napakagwapo mo naman. Alam mo, meron kang kamukhang artista sa TV. Sigurado ako na ikaw ang pinakagwapo sa graduation party nyo. Halika na, salamat, mahal ko. Halika na. Teka, mahal ko. Sigurado ka bang hindi ka mapapahiya sa mga tao doon dahil kasama mo ko? Nasa sayo yan. Alam mo naman na kung paano kumilos ng maayos. Oo. Uupo na lang siguro ako. Hindi ako iimi kahit na ano pang makita ko. At saka hindi na lang din ako magsasalita para hindi ka mapahiya sa kanila. Mapahiya. Okay, sige. Okay. Ay, ikaw talaga. Halika na, malilate na tayo. Anong oras na? Jorge Luis del Olmo. Asawa ko yan! Congratulations. Salamat. Ang galing ng asawa ko. Salamat. Isinama pa niya. Ipinili talaga ni Malvina, no? Maldita. Buisit siya. Ayaw niya ako para kay Jorge Luis. Pero hindi ako papayag pag hihiwalayin ko silang dalawa. Sa ngayon, ito lang ang may bibigay ko, attorney. Pero kulang pa ito, Mrs. Mancilla. Tandaan mo, isa siyang importanteng witness at mahal siya kung maningil. Katulad din siya ng babae. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon, pero pangako, gagawa ako ng paraan. Mahalaga ang witness na ito, Mrs. Mancilla. Babawiin niya ang una niyang statement. Sasabihin niyang di siya sigurado kung si Guillermo nga ang nakita niya nung araw ng pagnanakaw. Malaki ang maitutulong nito sa kaso. Maaaring mabawasan ang sentensya niya. Kung papalarin, malay natin. Baka mabigyan siya ng parol.
Oras, oras ang kailangan ko dito, attorney. Buhay ko ang nakasalalay dito kapag hindi ko siya nailabas. Ay, congratulations ha. Maraming salamat. Congratulations. Excuse me lang. Maayos naman ako, mahal ko, di ba? Oo, Maria Mercedes, magaling. At natutuwa ako para sa'yo. Naiingit silang lahat sa akin dahil meron akong misis na bata. Maganda, at higit sa lahat, mataba. At malaking tiyan. Ang lakas mo, mga asar, ha? Congratulations, Jorge Luis. Salamat, Mystica. Akala ko ba ang kasama mo ay ang iyong mama dito sa graduation party? Nakita mo namang hindi. Mas gusto ni mama si Maria Mercedes na lang. Hmm. Ikaw, gusto mo ba? Siyempre naman, gusto ko. Ako nga ang nagsabi. Oo, Maria Mercedes, niya. Pwede mo akong samahan? Ipakikilala kita kay mama. Ay, gusto ko nga yan. Pwede ka bang banggitin sa kanya tungkol sa inyo ni Rosario? Ay, okay lang ba? Mag-usapan na natin ang mabuting intensyon ko sa kanya, hindi ba? Ay. Tara na. Okay, sige. Halikan mo muna ako, mahal ko. Tara na. Halika. Mabuti at inilayo ni Ricardo yung tendera ng tiket dito. Pakiusap, Mystica. Huwag ka maingay. Pinapakiusapan mong tumahimik ang nagsiselos na babae? Pwede ba? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Bakit mo siya sinama rito? Alam mo namang pupunta ako. Dahil asawa ko siya. Para ipamukha na magkakaanak na kayo, o sige. Ganito na lang. Dinala mo siya rito para ipagmalaki mo, magkakaanak ka na, at para mapagtakpan mo ang failure mo bilang isang lalaki. Tama na yan, Mystica, please. Ha, ano bang pinagmamalaki mo sa akin? Na hindi ka pa nga nakakapasa sa board exam? Nagkakamali ka, Mystica. Mamamatay na ako sa selos. Baka masaktan ko lang siya. Ang boses mo! Tama na ang pakiusap. Mahal mo siya? Mahal mo siya kahit ganyan siya? Wala siyang kwentang babae. Mahirap lang siya. Galing siya sa isang magulong lugar. Pero simula nung dumating siya, nabaliwala na ako. Diyan ka na nga. Napakarami mong sinasabi. Ha! Aalis kang akong kasama. Kung hindi, magsisisi ka. Maria Mercedes, pa servirle a usted.